Sirain ang War on Drugs campaign ng Duterte administration. Ito nakikita ang dahilan ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre kung bakit ginawa ang pagkidnap at pagpatay sa Koreanong negosyante na si G.H. Ju. Suportado naman ang kalihim ang pananatili pa sa puesto ni PNP Chief Director General Ronald Del Rosa. Si Erwin Timprante sa detalye. Malaki ang teorya ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na ginamit ang kaso ng Korean businessman upang idiskaril ang programa ng Duterte administration sa war on drugs. Isaan niya rito ang pahayag ng pangunahing sospek sa pagdukot at pagpatay kay G.H. Ju, ang isyu ng kambal plaka sa pick-up truck ni Santa Isabel, maging ang pagpapatakas sa katulong ng South Korean national na sa halip na patayin, binigyan pa ng perang pamasahe. Inutusan daw siya ni Colonel Dumlao na patayin o ligpit yung katulong. Pero hindi niya niligpit at binigyan pa raw niya ng 1,000 pesos para pamasahe niya. So kung ikaw ang pumatay, kung ikaw ang kubindap, alam mong yan ang magiging witness sa'yo. Ba't mo pakakawalan yan? So yan, hindi ko sinasabing, gusto kong i-clarify ha, na si Santa Isabel ay walang kasalanan. Far from it. Sinasabi ko lamang itong mga katanungan ito para pagibayuhin natin ang magandang investigasyon. Kung masisiraan niya ang pambansang pulisya, tiyak na maapektuhan ang Duterte administration dahil ang PNP ang kamay ng administrasyon sa pagpapatupad ng war on drugs. Tama rin anya ang ginawa ng Pangulo na panatilihin ang suporta nito sa hepe ng pambansang pulisya dahil wala anyang nagpapatunay na protektor ng iskalawag na pulis ang general. So, kung ikaw ay may gusto mong i-destabilize ang Duterte administration, sisirain mo muna yung kanyang pinangahawakan, yung kapulisan. Sino sa kapulisan ang gusto mong sirain? Sisirain mo si General Del Rosa. Kaya yun tinatawag na hampas sa kalabaw, sa kabayong latay. Lalata yan sa Duterte administration. Agad namang ipinag-utos ng kalihim ang investigasyon sa paglutang ng isang pangalang Jerry na ayon sa naglabasang ulat, isa ring ahente ng NBI at kasama sa pagdukot kay G.H. Ju. Kaya umano, sa NBI sumuko si Santa Isabel. Well, hindi ang pangalan lang. Hindi ko alam kung involved. Isa raw Jerry na driver ng isang nangalang leasing. Hindi ko pa alam, very raw pa ang dumarating sa akin. But I have directed the NBI to look into this immediately. Para sa Eagle News, Erwin Temperante. I'm on with 25. Humingi ng paumanhin ng gobyerno sa Pilipinas sa South Korea dahil sa pagkamatay ng Korean businessman na si G.H. Ju. Ang statement of apology ay binasa ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella sa isang press briefing sa Malacanang. Nakasaad sa nasabing pahayag na gagawin lahat ng gobyerno ng Pilipinas para maibigay ang hustisya. Nagpaabot din ng pakikiramay ang Pilipinas sa naiwang pamilya ni G.H. Ju. Inilagay na rin sa Immigration Lookout Bulletin Order ng Department of Justice ang iba pang mga suspek sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong negosyante na si G.H. Ju. Kabilang sa LBO sina SPO4 Roy Villegas, PO2 Christopher Baldovino, Ramon Yalong alias Sir Dumlao, alias Jerry, alias Ding at iba pang John Doe's. Una nang naisyuhan ng LBO laban kay SPO3 Ricky Santa Isabel na itinuturong sumakal at nakapatay sa Koreano sa loob mismo ng Campo Crame. Pero isinama uli si Santa Isabel sa panibagong LBO dahil siya ay formal nang kinasuhan sa korte. Ang mga suspect ay kinasuhan na ng DOJ ng kidnapping for ransom with homicide sa Angeles City, Pampanga Regional Trial Court.